Guys, ito ang gagawin natin is yung dioxin. Ang problema is transmission. Then i-scan muna natin para malaman yung trouble ng sakyan. Ah, nandito nga pala tayo sa Taan sa Cavite, dito sa Pierce. Ah, yan. I-scan muna natin, i-start ko lang. Ah, ito nga pala yung diesel. Okay naman yung engine, kapalyado. Pero i-scan muna natin. Malaman natin kung anong cause ng problema. Yung Dioxin 2016, okay. ECM, 2 fault code TCM. Walang fault code sa TCM. ABS isa, SRS dalawa. Yan, itong problema niya. Intake manifold runner control circuit low. Intake manifold run position sensor circuit range performance. Yan ang trouble code. Yung sa ABS, steering angle sensor circuit signal. Sa airbag naman, yan, screenshot natin muna tayo. Then i-delete natin kung alin yung mawawala. Clear natin. ABS, delete. Okay, airbag lang natira. Then start natin kung magdadrive siya. Yeah. Then i-abante ko. Gi-break rank. Okay, mabilis. Okay na. Pasin natin itong alternator. Okay guys, welcome back to our channel. Rescue na naman tayo. Okay guys, welcome back to our channel. Ngayon ang gagawin natin ay itong Hyundai Accent na CRTI. Ang naging problema nga is hindi magkaroon ng drive. Nagdala na rin tayo ng tent para kasi mainit dun eh, para hindi tayo maarawan. Yan yung tools natin, nakabox lahat yan. Ngayon nagbabalik si Kuya Junel. Yan, welcome back to our channel, Kuya Junel. Yun, kasama na naman uli. Tara, samahan nyo kami at stay tuned lang kayo dyan. Okay guys, nandito na tayo. Na-prepare na natin itong tent para hindi tayo mainitan. Ayan, mga gamit natin. Ito nga pala yung Hyundai Accent na CRDI. Ayan, 16 bulbs. Nasa na yun? Nasa na? So, ngayon, ito, tatanggal natin yung battery. Then itong air duct nya, pati itong air cleaner, mga hose, para magkaroon tayo ng access dito sa transmission. Then ito yung ano, yung electronic operated kasi yan eh, yung clutch nya. Akala nyo automatic transmission, although automatic siya, pero yung ano nya dito,
dual clutch. Hindi siya yung automatic transmission na fluid operated, electronic operated siya. Yan. Ayang ano, extension para may ilaw tayo. Yan. Ito kasi na-check up na natin to before. Kaya napagpabali na tayo yung pyesa. Ito nga pala yung pyesa. Yan. Kakabili dito is 24,000. Yan. Yan, ito yun. Ah! Gat. Yan, dual clutch. Yan, makita nyo yan. Force-fitted siya, kaya kailangan natin ng cooler. Yan. Original naman siya. Yan. Kasi ito, kaltanan daw, air filter. Kasi anong air cleaner niya. Kasi yun nga, naka-mushroom type siya. Yan. Ito, sisimulan natin. Bila. Ito, luluagan muna na yung gulong dahil tatanggalin natin yung axle sa ilalim. Magkabila yan, right and left. Gamit lang tayo ng appropriate na tools. After nun, pag naluagan si gulong, ililift. Then lalagyan ng safety jack stands para safe tayo pag gagalaw sa ilalim. Ngayon, tatanggalin natin yung negative ng battery. Yan. Tatanggalin natin diretso yung battery para doon tayo. Then itong bracket niya sa baba, 12 mm. Ito yung hose. Tanggalin din natin to. Hose clamp yun. Ito din. Yung breather hose nya. And after nyan, ito namang sensor. Tapos natin dito. Ito battery holder. Itong hose pa dito pwede matanggal. Ngayon ito, natanggal natin yung battery and yung battery holder. Ang gagawin naman natin is itong mga bracket at support, then itong mga wiring, itong cables, para pwede natin malogan yung sa mga tornilyo sa transmission. Okay guys, ito, nabaklas natin yung mga kable, ito yung mga brackets, and then itong engine support na lang luluagan natin. Dapat dito sa ilalim ay jack tayo dito. Then tanggalin din natin yung transmission support doon sa gilid. Ayan, yung transmission support niya. Jackan natin dyan. Pag na-jackan natin doon sa ilalim, pwede natin to i-release para diretso-diretso na. Make sure na tanggal lahat ng mga tornilyo dito para hindi tayo mahirapan. Kasi kahit anong log nyo dyan, kung may tornilyo pa rin, hindi natin matatanggal yung transmission. Shout out kay Sir Peter. Sabi ni Boss Carlo. Pagawa na kayo. Pagawa na. Regional. Ibabalik sa travel mechanic. Ang walwalero. Okay na yun, pre. Lone. Kanina pa yun, pre. Fuck loose. Last one. Set to fix, ito pa rin. Impellings. Pero tanggal to sa ano, di ba? Ito, pwede natin tanggalin. Para hindi tayo mahirapan pag
dyan na assembly sa taas. Hmm. Ito ngayon, nilagyan natin lubid para may alalay dito sa taas. Yan. Tapos ito, may jack tie dito, taga-alalay ng transmission. Para hindi tayo mahirapan. Yan. Okay guys, ito ngayon, nabaklasan natin yung transmission. Ito ng dual clutch yung tatanggalin natin. Ito yung circlip nyan. Tanggalin lang yung circlip at itong lock. Para matanggal na to. For speeded kasi ito, kailangan natin ng special tools katulad nitong puller. Yan. Sa halagang 500 pesos, meron na tayong special tools para mabaklasan natin to. Papakita ko sa inyo kung paano magbaklas nito. Yan. Okay guys, ito. Merienda. Merienda na tanghalian. Guys, klasin natin itong sa electronics niya para ito natin matanggal dito. Ito muna ang cover niya. Sa clutch port niya. Ito. Ayan. Okay, dyan na lawak. Lawak dito. Hindi gumalaw. Parang hindi gumalaw. Talas ko. Yun, lawak. Parang rasa. Potion. Nabulto lang kasi may mga accessories pa sa labas. Pero maliit lang din. Truck. Kaya dyan pa tayo truck. So. Tapos kayo ihila na lubid. Kaya. Tapos. Yan. Mula sa atin. Saan? Boom. Ito ang sa. Bale, 5 bolt. 6. 6 na bolt. Yan. Ayan, natanggal natin yung electronic. Tapos, dito pwede na tayong proceed. Tapos nyan, mag-stack natin isang ito. Mag-stack. Ito ngayon, tatanggalin natin yung circuit para matanggal itong sisplay nya. Yan. Kailangan natin ganitong tools, circuit plier. Tanggalin natin. Ngayon, may isa pa itong circlip lock doon sa loob. Dapat matanggal natin yan para ma-pull out itong lining. Ito. Ito may hirap lang siya. Thank you.
Yan, after nyan, pwede natin itong lagyan ng puler. Kita natin ito. Ito. Yan. Napu-pull out natin yan. Bilis bearing ang kulang pro. Sir. Ito. Basag na. Ito nga. Ito nga. Wala. Wala nga kasamang release bearing. Basta kung tawagin pa yung nangyari. Dalawang araw tayo dito.